Hello, and we are live. Good evening po. Ayan, live na tayo ulit. Pasensya na kahapon kung wala ako. Medyo, ano, may ginawa tayo kagabi. Sige, hintay tayo ng viewers. Hello! Hello, Yaya Vlogs TV. Hello, Jan Katdula Pauline. Hello, good evening. We have 5 viewers. So 5 sa YouTube. Good evening. Do you have questions? Kulay pink tayo kasi pink ang ating pinaglalaban. Hello, Venus! Hello! Hello, Eunice from Facebook. Sorry, wala kagabi ah. May ginawa kasi ako eh. So, tonight na lang. Sana wala kayong masyadong gagawin tonight. Good eve, Doc. Anong magandang brand ng postizo? It depends, but for me, yung pinakamaganda na usually namin ginagamit sa clinic is yung Ivocap. Because yung Ivocap, yung kanyang acrylic, it is injectable. So, it is less porous compared to other simple denture. So, hindi siya madaling mabasag. Ivocap, yun. Hello, Hakan. Good evening, Mother. Yeah, that's my mom. Think it means Doc si Madam Lenny Lugo omit mo. Yes. Ano pa? Siya na yung binoto ko before pa for Vice President. Shout out, Doctora. Hello, Raven! Ano na, tuturuan na kitang maghalo ng alginate. Kamusta, everybody? Everybody. Yeah, naririnig naman pala ako. Do you have questions? Or ako yung magkikwento? Hello, Doc. Ask ko lang kung ano pong pwedeng gawin if yung midline ng ngipin is hindi po pantay. So, the best thing to do for this kind of case ay magpa-brace po. Okay? Kasi kung magpapa-fix bridge, magpapa-crown, hindi pa rin maitatama yung midline problem natin. So, ang sagot po talaga dyan ay braces or orthodontic treatment. Doc, tanong ko lang po, pwede pa yatang ipasa ang ngipin na basag po sa gilid po? Tama ba? Sa gilid? Yes. Kung maliit lang naman yung nabasag, pwede pa rin siyang pastahan. But of course, may mga limitation yung pasta. Pwede siyang mag-chip off ulit, pwede siyang matanggal ulit. But ang maganda doon, pwede niyo pa rin ipapasta paulit-ulit. Okay? Siguro, hanap na lang kayo ng dentist na talagang magaling magpasta, yung hindi agad-agad maaalis yung pasta niya. Hello po, Doc. Hello, Shirley Contis. Hello.
story ko to. Wait lang. We're live. We're live and I'm using pink for the names. Salamat, Doc. You're welcome. Doc, ang yung gilagid ko na mamaga, ano pong pwedeng gawin? Kapag po namamaga yung gilagid, ibig sabihin makapal na yung dumi or yung tartar. So, kailangan nyo pong magpalinis ng ngipin. Hi, Des Garcia Riano. Hello, Doc. Hello. From Socorro Rapids, good evening po, Doktora. Good evening! Ayan, mahaba-haba ang kanyang tanong. Okay. Hi, Doktora. May tanong po ako. May ngipin ako na pinapasta. Sumakit na siya bago ko pinapasta kasi nasayangan ako dahil buo pa ang labas. Pero sa loob na ang sira. Tapos ngayon, every time na kumakain ako, namamaga po yung gums niya. Pero hindi ko po siya ginagamit na pangnguya pero hindi maiwasan na masagi ng kinain ko kaya namamaga po siya. Pwede po ba siya nabunutin? Hindi naman siya masakit. Thank you so much po. Hi Miss Eunice Simon C. So sa pagkakaintindi ko po ng inyong tanong, yung pinapasa nyo ay sumakit na. Ibig sabihin ng ngipin na sumakit na, kailangan na po siyang iparoot canal. Ibig sabihin, may infection na dun sa loob ng ngipin. Kailangan nang linisin yung canal, tanggalin na yung nerve na namatay. At kung meron pong bumubukol sa gums nyo, may namamaga, ibig sabihin po, may infection dyan. Kahit po ipapasta nyo siya pa ulit-ulit, iwasan nyo siya na kapag kumakain kayo, hindi mawawala yun dahil nandun pa rin yung cause nung pamamaga, nandun yung infection, hindi mawawala yung bacteria sa loob ng ngipin ninyo. So the best thing to do in your case, Miss Eunice, ay iparoot canal treatment nyo yung inyong ngipin kung kaya nyo pong gastusan. Kasi ang root canal treatment, isang canal nasa 8 to 10,000 pesos per canal. So kung kaya naman pong gastusan, what I can suggest is iparoot canal treatment nyo and then ipa-crown. Pero kung gusto nyo na pong ipabunot, pwede nyo naman pong ipabunot. Kaso po, nakakahinayang nabunutin yung ngipin. Kapag po kasi nabunot yung ngipin natin, bababa yung bone sa area na yun. Okay, bababa yung bone, katagalan, madadamay na yung ibang katabing ngipin dahil bumababa yung bone kapag tumatanda po tayo. So hanggat kaya natin i-save yung ngipin, i-save po natin. Doc, ask ko lang anong damit? Anong dapat gawin sa laging nangingilong ngipin? Thank you po. Hi, Miss Shirley again. Kung nangingilo po yung ngipin nyo, it's either kailangan ng pasta ng ngipin na yon or exposed na yung root part ng ngipin na yon. So, kailangan po natin munang malaman bakit ba siya nangingilo. Kapag nalaman natin yung cause, from that, maaari po natin malaman kung anong dapat gawin sa ngipin nyo. So, magpa-check up po kayo sa inyong dentista para po makasigurado kayo anong dahilan. Bakit kayo nangingilo? Hello, Socorro Rapids. Doktora, saan po ang clinic nyo? So, I can say po yung exact name ng clinic kasi bawal po sa videos dito sa YouTube. Pero, nagki-clinic po ako dito sa Manila. So, if you want to book an appointment with me, you can message me in Facebook and Instagram. Yan. Or you can email me. Nandun din naman po yung email ko dito sa YouTube. So, madami naman pong platform where you can contact me. So, yun lang po. Kung gusto nyo pong magpa-appointment, magpa-check up, magpa-consult, message na lang po ako dito sa Facebook. Mas active ako sa Facebook kesa sa Instagram. Minsan yung mga messages sa Instagram, hindi ko nare-replyan. So, mas nare-replyan ko yung sa Facebook page ko na Smile with Dr. B. Thank you so much. Thank you po. You're welcome, Miss Eunice. Yung harapang ngipin ko po ang nangingilo tuwing iinom ako ng malamig or mainit. So, kung yun nga po, Miss Shirley, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan nating malaman bakit po ba kayo nangingilo.
may sira po ba yung ngipin ninyo? Bumaba ba yung gums ninyo? Kasi po pwedeng sira yung ngipin ninyo, nangingilo na, kailangan ng pasahan, or exposed na po yung root ng ngipin natin. Mangilo din po kasi yun. Lalo na sa malamig or sa mainit. Hello, Len Ramos. You're welcome. Socorro Rapis. Hi po, proud of you. I love you. I love you more. Thank you. Okay po, thank you. Good evening, Doc B. Virtual hug. Hi, Dolly! Kamusta na ang pagre-review? Sorry, busy ako. Hindi ko pa nasisend sa'yo mga reviewer. Ilalagay ko yan sa ano ko, sa task ko sa this week. Okay. Wait lang. Okay, may iba bang tanong? Hi Doc, magkano po ang per-root canal sa inyo? Dalawang ngipin. Salamat po. Sports and gambling predictions TV, depende po anong ngipin. Sa harap po ba or sa bagang? Molar po ba ito or sa incisors? Kasi kapag sa molar, usually isang ngipin sa bagang, 2 to 3 canal, minsan 4 canals pa. So, ang singil ko po sa root canal, treatment ay 8,000 pesos per canal. So, usually ganun din po talaga sa iba. Depende po sa dental clinic. Okay lang po, Doc. No worries. Thank you, Dolly. Bagang dalawa sa baba po. Bagang po siguro yan, hindi naman bangag, ano? Bagang. So, ang bagang po, ang ngipin po natin sa bagang or sa likod, yung sa posterior teeth natin, depende po, yung iba, dalawa yung kanal, yung iba, tatlo. Minsan, kapag siniswerte tayo, apat. So, kailangan nyo po munang ipa-check, kailangan nyo po munang ipa-x-ray. Sports and Gambling Predictions TV, I can't say po saan yung clinic kasi bawal po sa YouTube video. Parang sa ethics law po namin yun sa dentistry. So, we have a group of dental vloggers. So, sinabi po doon na bawal namin sabihin saan clinic. But you can message me po sa aking Facebook page, Smile with Dr. B lang din, or sa aking Instagram, Smile with Dr. B lang din. Or you can text me, 0968-269-8970. So, pwede din po. Pero mas okay po siguro i-message na ako sa Facebook. But yung clinic, I work po here in Manila. So, in Pasig, in San Juan, in Mandaluyong, ganyan. Kasi sa iba po, on-call din ako. So, pwede din naman po sa ibang clinic. Message na lang po ako if you have questions or you want to book an appointment. Doktora, paano po yung dati na nabunot na hindi pa po nakuha? Tapos di ko na rin napatanggal noon. Ngayon po, masakit na parang may nakabukol po. Tapos parang may ugat na masakit hanggang kilay po. Oh, so, Socorro Rapis, I guess you need to go. You really need to go to your dentist. So, kung sumasakit siya, hindi naman siya basta-basta mawawala. So, mas okay na you visit a dental clinic para malaman natin bakit ba siya sumasakit, ano ba yung sumasakit, bakit umaabot hanggang kilay mo yung sakit. Okay. So, mas okay yun. Taga Manila rin po ako, near SM San Lazaro. I think kung SM San Lazaro, mas malapit yung San Juan. Okay, San Juan Clinic. So, you can message me po para masend ko sa inyo yung address and then you can book an appointment kasi strictly by appointment lang din po kami. We don't accept walk-ins. Sige po, salamat po. Ang ganda niyo po, Doc. God bless. Thank you, Sports and Gambling Predictions TV.
Salamat po ulit, Doktora. You're welcome po. From Eunice Simon C. Doc, pwede na po ba ito ipabunot bukas kahit na magasa? Di naman po siya masakit. Thank you so much po. Ano pong gamot pag namamaga ang gums, Doc? Thank you. So, kung hindi po siya sumasakit ngayon, pwede niyo po siyang ipabunot. Kasi kung sumasakit, baka may infection, hindi talaga ng anesthesia. Pero kung namamaga yung gums nyo, after nyo naman pong bunutan, re-resetahan kayo ng doktor. Okay? For pain, for infection, ganyan. Kung namamaga yung gums, lahat ng gums, baka kailangan nyo rin pong magpalinis ng ngipin, Miss Eunice. Hello, ate! Hello, good evening! Kamusta? Magaling na ako. Kamusta hindi na kita nabisita? One of these days, promise, bibisita na ako dyan. Hindi na ako masyadong busy. Bibisitahin ko na yung inaanak ko. Hehe, ang ganda mo. Loting, paano ka pa? Manalang ako sa iyo, sa iyong kagandahan at kabaitan. Good day po, tanong lang, ilang beses pwedeng palitan yung jacket crown? At ano pong maganda at matibay? So, I guess, with your question po, Van, Miss Van, naka-jacket crown na po tayo. Ang jacket crown po, pwede naman siyang palitan. Lalo na pag hindi naalagaan, hindi nalilinis, usually, yung iba nabubulok talaga yung loob. Kaya kailangan po ang pagkakagawa talaga ng jacket crown ay lapat na lapat sa ngipin. So, ano bang maganda at matibay? Mas maganda po talaga sa jacket crown ay yung porcelain. Porcelain na crown. Kasi yung ibang jacket crown, yung porcelain fused to metal or with yung metal sa loob, yun usually yun yung bumabaho, yun yung nabubulok yung sa loob. So, mas maganda kung porcelain din yung nasa loob. Pure porcelain. So, meron tayong Emax, meron tayong zirconia ngayon. Pero, syempre, dahil maganda at matibay sila, mas mahal din sila. See you soon, ating promise. This October, promise. Sundan kita. Okay, Doc. Thank you so much again. You're welcome, Eunice. Okay, may questions pa ba? Ako, mukhang ano ah, mukhang nakapahinga ang iba. Hi, Doktora. Bakit ang ganda mo po? Char. O, edi char lang pala. Baka hindi naman pala ako maganda. Kapag po ba may pasta yung front teeth, okay lang po ipa-veneers. Thank you po. Yes, pwedeng-pwedeng magpa-veneers kahit may pasta yung ngipin. Basta huwag naman yung sobrang laki yung pasta. Baka kailangan ng i-crown. Kasi kung wala tayong enough na tooth structure na kakapitan ng veneers, mas okay mag-crown na lang. Pwede namang mag-crown. Same material lang din naman yung ginagamit sa crown and sa veneers. Magkaiba lang sila ng preparation. Hello, Doc. Good evening. Good evening, Kim. Doktora, masakit po ba magpa-veneer? Ating hindi naman. Ano lang siya? Medyo ano lang siya. Mas conservative siya sa crown. Hindi naman siya masakit. Hindi naman siya masakit. Kasi ano lang, medyo babawasan lang yung front surface ng ngipin. Tapos compare sa crown, yung crown kasi di ba binabawasan natin yung buong ngipin. Sa veneer, sa harapan lang. Hindi siya masakit. Very painless. Doc, if well taken care of naman ang PFM jacket crown, meron din bang chance na mabulok ang tooth? Of course, it will be a lesser chance na mabulok yung tooth sa loob. Kasi may mga cases ako na handle na
pag-open ko ng crown, wala na, lusaw na yung nasa loob. Ibig sabihin, there is a leakage. Pag kasi syempre, napapasukan ng laway, ng iniinom natin, ng kinakain natin, ng hangin, yun na. Doon na nagsisimula na masira yung ngipin sa loob ng jacket crown. That's why it's very important na sealed and talagang fit yung crown. Healthy yung gums na fit yung crown. Good evening, Doc. Tips naman po for a healthy teeth. Then, ano pong pwedeng gawin pag yung sa unahan, eh, may parang nagsisimula na pong dot na itim or nagsastart na pong masira. Salamat po. So, tips naman for a healthy teeth. Meron po akong 10 dental tips na video. Iverson Abisilia. You can watch it kasi very detailed naman yung video ko na yun. Kung ano yung sasabihin ko sa'yo ngayon, yun lang din yung nandun sa video na yun. So, you can watch it naman, separately. So, Ateng, anong pinakaiba ng crown sa veneer? So, yung crown, Ateng, yung ginawa natin sa'yo before, it's fixed bridge siya, technically crown din siya. Sa crown or sa fixed bridge, binabawasan po yung ngipin around the tooth. Okay? Ginagamit po kasi ang fixed bridge, kapag yun nga, katulad nung case mo, Ate Geneva, na meron ka ng missing tooth doon. So, ginagamit yung fixed bridge, ang parang poste yung katabing dalawa. So, mas okay na i-crown. Ang veneer, nilalagay siya separately sa ngipin. Hindi siya dikit-dikit. So, ang veneer, yung front surface lang ng ngipin natin yung medyo babawasan para lang magkaroon ng space doon sa ipapatong na veneer. Para mapaganda yung shape, mas maputi yung ngipin, ganyan. Kung gusto nyo ng mas mahaba, nababagay sa smile ninyo or kapag umiti kayo. So, yung veneer sa harapan lang. For aesthetic purposes lang talaga ating yung veneer. So, kung gusto mo, pwede nating palitan yung crown mo dati at i-veneer natin yung iba. Same material, wag porcelain na tayo. Good evening, Doc. Di lang pala smile mo, maganda pati voice din. Hey, gandang gabi po. Thank you naman. Thank you. Nabibiyaan lang tayo ng ano. Nahamugan lang ako dati, kaya napakanta ako. Doc, anong gamot po sa tuyong bibig? So, tuyong bibig, I guess you need to drink a lot of water. Okay, kung laging natutuyo yung bibig mo, drink a lot of water. You need to be hydrated. Bam. Kasi kung tuyo, di ba lagi? Or kapag may sakit po ba? Systemically? May sakit po ba tayo systemically? Bakit? Ano yung reason? Bakit tuyo yung bibig? Baka hindi po tayo mahilig uminom ng tubig. Eh, ate, pag-usapan natin. Don't worry. Pwede natin isama, di ba dito lang ang crown? Pwede natin isamang ganun lahat. Magandahin na natin yan. Nababagay sa iyong ano face. For aesthetics talaga yung veneers ate. Mas maganda. Nung nag-crown kasi tayo before, di pa siya masyadong uso eh. Ngayon, maganda na yung technology ngayon. Tsaka sobrang uso na talaga ng veneers. So, alika na, mag-veneers na tayo. Yeah, mo ate, kilala ko yung gumawa ng veneers nila, ano, yung technician na gumawa ng veneers nila, Pia Words. Bakdo tayo magpapagawa. You're welcome, Iverson Abisilia. Pretty girl ka talaga, doktor. Ay, ate! Thank you for watching. See you on Monday. You're welcome, ate. See you soon. Punta ko dyan. Dadala akong food. Thank you po, Doc. You're welcome. Ano pa? Sige pa, magtanong. Dapat pala ano eh. Wow, hehe. Mura lang yun, ate. Kaya-kaya mo. Keri-keri ng, ano mo yan, ng beauty mo yan. Naku, ate, mag-ingat kayo. At ang Delta ngayon, mabis makahawa. Huwag ka nang lalabas. Pero lesser na yung cases natin, no? Awa naman ng Diyos. Okay.
So, do you have more questions sa aking 22,000 viewers? Hello, Kim or Nedo. Doc, normal lang po ba pag natubo ang wisdom tooth na may bleeding? Actually, pag may bleeding, hindi naman normal. Pero kung tumutubo siya, baka yun lang may irritation of the gums, ganun. Baka because of the eruption process. Pero kung tuloy-tuloy yung bleeding, yun yung masama, di ba? And kung wisdom tooth yan, pa-check mo kung impacted siya, tama ba yung eruption niya, yung pagtubo niya sa bibig mo. Mas okay na magpa-panoramic x-ray ka, Miss Kim. From Romeo Jr. Salvador, Dok, ano pong pwedeng gawin sa gap ng ngipin? Magkakalayo po kasi. So, Sir Romeo, pwede kayong magpa-braces. Pwede nyo rin ipapasta. Yung mga gaps ng ngipin natin, pwede namang pasan. Ang tawag po doon, diastema closure. Pero of course, may mga indication para po mag-diastema closure. Kasi kung meron kayong gaps sa harap, pero meron kayong bungi sa, lugo, sa likod, it is not advisable. Mag-open din yung space na yun kasi may bungi kayo sa likod eh. So, pwede din kayong magpa-veneers. Yun, pwede din yun. So, it depends on your case po. Kailangan nyo munang pumunta sa dentista para ma-check. Stay safe, ate. See you soon. Kisses to Ace. From Dolly, will Emax crowns give lesser chance na mabulok po ang ngipin, Doc, given a good ang oral hygiene practices? Actually, it will not depend on type of the crown. It will depend on how that person will take care of his teeth or her teeth. Kasi kung pangit yung wala tayong proper oral hygiene, masisira at masisira kahit Emax crowns pa yan, kahit zirconia crowns pa yan, it will fail kung hindi tayo magto-toothbrush ng tama, properly and effectively, hindi natin aalaga yung ngipin natin, hindi tayo magpupunta sa dentista regularly for a dental checkup, for a regular cleaning. So, for me, it will not depend on type of crowns. Okay? It will depend on the person, on the person's oral hygiene. Hi, Doctor, from Maze Queen. Hi, Doctor Jigal. Hi, Doc. Surgical extraction na po ba agad if wala na pong crown yung molar? And masakit po ba? Kung wala ng crown, putput na yung ngipin, at wala namang infection, pwede namang magstay doon yung roots ng ngipin to preserve the height of the bone. Kung walang infection at kung hindi siya, it is not causing you irritation, kung hindi naman siya masakit. Yung iba, may tinatawag tayong overdenture. So, ginagawan pa rin ng denture yung mga may putpud ng ngipin. Nandun pa rin yun. Pwede pa rin mag-denture. Pwedeng patungan ng denture para ma-preserve yung bone. Hindi bumaba yung bone. So, kung sumasakit, pabunot mo na. Kung hindi, pwede lang naman na nandyan lang siya. Every bunot or extraction is a form of surgery. Simple surgery, tinatawag na namin yung surgery. From Echo Fernandez, hello Doc, need po ba magpa-bridge muna bago braces kapag kulang ang ngipin? Depende po eh, depende sa case nyo. Kasi syempre hindi ko siya ma-imagine kung hindi ko makita yung case nyo. Magpa-bridge muna kung may kulang ang ngipin. Pwede naman. Pwede din na sa braces, pwede na malagyan ng artificial ng ngipin or pontic sa braces, pwede din yon. Pero kung magpapa-bridge kayo prior to getting braces, ang ilalagay sa inyo, temporary crowns, temporary fixed bridge. Kasi yung porcelain na fixed bridge na, hindi siya nadidikitan ng brackets. Hindi tatalab yung cement na porcelain, tapos isa-cement mo yung bracket, matatanggal lang din. So, kapag ganun, temporary fixed bridge muna habang ongoing yung orthodontic or yung braces treatment mo.
Hi, Miss Nancy. Good evening po, doktora. Ano po ang cause ng lockjaw and how to correct it? So, usually, yung mga lockjaw, mga TMJ problems natin, yung problema natin sa joint dito. Kasi meron tayong joint na nagdudugtong sa ating panga at sa ating skull. So, yan yung tinatawag nating TMJ or temporomandibular joint. So, it's a type of joint. So, kapag meron, pag may naiba sa kagat natin, na bungian tayo ng ngipin, usually, minsan, nagkakaroon ng pag-collapse ng ating bite. Okay? Kapag nangyari yon, nag-iiba yung pag-open or yung movement, yung pag-slide ng joint na yon. So, imagine niyo na lang, ito, merong buto sa skull natin. Yung panga natin, meron siyang nakakagat na ganyan. Nakikita nyo ba? So, merong joint dito, para siyang capsule. Meron siya. Kapag nag-slide ng mali yung capsule na yun, doon tayo nagkakaroon ng problem. Doon tayo nagkakaroon ng lockjaw. So, paano to i-correct? Of course, you need to go to a TMJ specialist or an orthodontist. Kasi usually, ang mga orthodontist naman, yung mga nagbe-braces, nag-aral yan ng TMJ management. Okay? So, kailangan nyong pumunta sa kanila. Sila yung nakakaalam ano ba yung kailangan mong treatment. Kailangan mo bang mag-splint? Kailangan mo ba ng orthodontic treatment? So, it depends po sa inyong case. You need to go to a specialist, TMJ specialist, Miss Nancy. Kasi mahirap mag-lockjaw. Pag nagla-lockjaw, hindi mo na mababalik yun. Kailangan hilahin yung jaw mo pababa and pa-forward. And then you will return your jaw dun sa sinasabi kong may capsule. So, kailangan po talaga specialist yung gagawa. Kim Ornedo, thanks, Doc. You're welcome. Okay, natanong na ito ni Dolly. Okay, you're welcome. Hello, Ange. I wish you. Hi po, Doc. Kapag po ba magpapa-brace, required po ba i-x-ray muna yung teeth? Thanks po. Of course, Miss Len, paano ka magbe-braces nang hindi ka in-x-ray? Hindi, tandaan niyo po, kapag bin-braces kayo or kinabitan kayo ng brackets ng dentista without an x-ray, magtaka na kayo. Bakit hindi chinek nitong dentista na to yung status of your bone, yung status ng gums ninyo, di ba? Yung itsura ng mga ngipin nyo, kung healthy ba sila. Kasi prior to braces, bago kayo mag-braces, kailangan i-check lahat yun. Kapag meron kayong sakit sa buto, meron kayong gingivitis, periodontitis, may mga kailangan kayong pastahan, kailangan munang gawin yun. Hindi basta-basta pwedeng kabitan ng brackets. Hello. I don't know the meaning of Thea. What is Thea? Good evening. I see. Thank you, Doc, for a very detailed explanation. You're welcome, Miss Nancy. Taga-san po ba kayo, Miss Nancy? Baka I can refer someone near you na I know that who knows TMJ management. Doc, ano pong pwedeng unang gawin pag doon SS? Ano po yon? Doc, ano po ang pwedeng unang gawin pag doon SS? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano pong ibig niyong sabihin sa SS? Sa harap, sa taas po eh, parang pasira. Ito po ba yung root canal treatment? Depende po sa inyo kung ano yung sumasakit na, kung ano yung nagbo-bother sa inyo. May tanong pala kanina, kapag may sira na yung ngipin, kung may sira na, may dot na sa
taas, kailangan nyo na pong ipa-x-ray yun. Pag yung ngipin ay may itim na, kailangan nyo na pong papastahan and ipa-x-ray. Ico Fernandez. Doc, lower right first molar and lower left cuspid po. Mas advisable po ba na braces with temporary teeth to fix the alignment po? Thank you. Sir Eco Fernandez, again, it depends on your case. Kung left, right, first molar, lower right, first molar, and then lower left, cuspid. Is advisable po ba na braces with temporary teeth to fix the alignment? Sungki-sungki po ba yung ngipin ninyo? Bakit po gusto magpa-braces? Tagig po, Doktora, near City Hall. Medyo bothersome na po kasi yung lakso ko. There are times na ang hirap ibalik. Naku, Miss Nancy, mahirap nga po talaga yan. Huwag nyo pong baliwalain. Tagig. Tagig. Miss Nancy, can you message me in Facebook? Yung sa Facebook page ko po, Smile with Dr. B. Para po hindi ko kayo makalimutan and para ma-message ko din po kayo, I will try to ask some colleagues kung sino ang malapit sa Tagig. So, para matulungan ko kayo to find a person who can help you. Kasi hindi po pwedeng baliwalain yung mga, yan, mamaya magising kayo, naglakso kayo. Medyo nakaka-apekto din po kasi yun sa airway natin. So, delikado din po kapag nangyari yun. Dok, ano pong mas maganda from Michelle Bison? Dok, ano pong mas magandang pasta or postisong ngipin? Posisong ngipin ko kasi may tartar sa itaas sa dalawang ngipin ko. Kung may una sa lahat, Miss Michelle, kung may tartar ka, ang solusyon po sa tartar ay cleaning. Kung may bulok naman ng ngipin or sira or may itim-itim na ganyan, kailangan po papastahan. Kung meron naman po kayong bungi, pwede po kayong magpapustiso. From Suro. Hello po, Doc. Nung bata pa po ako, nagpabunot ako ng ngipin sa taas na part. Pinacheck ko now sa dentist. Ang sabi niya, wala na daw gap yung sa taas na part. I'm skeptical because I can feel the gap. Okay. Suro, I can't imagine your situation. Nagpabunot ka ng ngipin. Ibig sabihin, okay, gets ko na pala. I think what happened is sobrang bata mo pang nagpabunot ng ngipin and then tumubo yung mga ngipin mong permanent na iba. Nagdikit-dikit na sila. Ibig sabihin, yung space na yon na pinabunot mo, pumunta na doon yung ibang ngipin mo. So, feeling ko yung sinasabi ni dentist mo na wala ng gap, ang sinasabi niya, wala ng gap to put a tooth there. For example, pinabunot mo yung ngipin mo. Pinabunot mo to. Yung katabi ng ngipin, for example, cane, yung pangil, pinabunot mo yung katabi ng pangil. Yung pangil mo, pumunta na dun sa space kung saan nabunutan yung ngipin na yon. Ang sinasabi ni dentist mo, kung gusto mong palagyan ng fixed bridge or ng pustiso, wala nang space or gap doon sa part na yun. So, ang pwede na lang gawin dyan, kung gusto mong lagyan ng something there, pwede kang magpa-braces. Pwede mong ipa-open yung space na yun, kung saan mo na-fill yung space, and then pwede kang magpa-fixed bridge, pwede kang magpa-pustiso, ganyan. So, kung yun yung case mo, baka yun. You can message me in Facebook. Pwede mo isend yung picture ng ngipin mo para makita ko, para mas makapag-advise ako ng mas maayos. Possible po ba yun? Yes, yun. Katulad na explain ko kanina. Kaya sa mga bata, huwag niyong bubunutin yung kanilang permanent teeth. Diyos ko, habang bata pa kasi sobrang wrong move.
Thank you po, Miss Nancy. You're welcome. Hanap tayo ng para makatulong po sa inyo. Thank you po, Doc. You're welcome, Iverson. Sino pa kaya ang magtatanong tonight? Napala kumuha ako ng water. So, grabe, Saturday na. Ang bilis ng araw. Oh my God. Okay, hello po, Doc. Super duper gusto ko yung magpa-dentist pero wala pa pong kwarta. Hahaha. Miss Christine, ang masasabi ko lang, paglaanan mo ng kwarta. Paglaanan mo ng konti, ipon-ipon ka ng konti. Kahit for cleaning lang muna, 'di ba? Kailangan nating bigyan ng importansya yung ating oral health. Kasi nakakabili nga tayo ng iPhone, nakakabili tayo ng pang skincare routine, 'di ba? So, bigyan din natin ng ng priority itong oral health natin, yung ngipin natin. Kasi importante din, 'di ba? Mahalaga talaga. Hindi ka makakapagsalita in front of a lot of people kung hindi maganda yung ngipin mo. Nahihiyahang magsalita, nahihiyahang umiti. So, malaking bagay siya. It's a huge part of a person. Thank you po, Doc. I'm wearing braces now and gusto ko sana nga ipa-separate yung space kasi paglagyan ko ng fixed bridge. Pero sabi ni dentist, wala na daw pong gap. Kasi, alam mo, Sura, it depends on a case talaga eh. Kasi meron ng case, dentista siya, pero yun din yung katulad ng sa'yo, bata pa lang siya, natanggal na yung isa niyang front tooth. So, ang ginawa ng dentist niya, pinagdikit-dikit na lang lahat. Ang problema, isa lang yung incisor niya sa gitna, yung central incisor niya. Hindi rin ganun kaganda tingnan, pero depende. Ang ma-advise ko sa'yo kung hindi ka masaya, sa ganun, na close na yung gap, di na magagawa ng paraan, tell it to your dentist. It will take a lot of time nga lang sa braces. It will take a lot of time, a lot of effort to open that space. Pero kung tatanungin mo ako kung imposible nang i-open yung space na yon, it's not impossible. Pwede pa rin i-open yung space na yun kung gugustuhin. Pwede pa po bang maagapan ng cleaning po yung sa loob po ng ngipin? Color key. Kung sira na yung ngipin mo, hindi na basta-basta siya maaayos ng cleaning. Kasi iba yung cleaning sa pasta. Ang cleaning, gum line, yung nililinis. Hindi yung loob ng ngipin. Kapag nasira na yung ngipin, kailangan ng papastahan. Good eve po. How much po magpa-brace? O how po magpa-brace? Francita Penecitos. Kung tinatanong niyo po magkano, depende po sa dental clinic. Lagi ko pong sinasabi yan, depende sa dental clinic. May mga clinic po na ang package ay 50,000, 60,000, yung iba mas mura, yung iba mas mahal. So, mas maganda po kung magtanong po kayo sa mismong dental clinic kung saan yung balak magpa-brace. Kasi yung iba mura, yung iba mahal. Pero, ang totoong ortho treatment po talaga mahal. Diba? Mahal talaga siya. Kasi ang binabayaran nyo po dyan, hindi lang naman yung gamit. Yung knowledge ng dentista, paano niya aayusin yung ngipin ninyo. So, imagine nyo na lang kung o-offeran kayo ng mura.
Di ba baka tinatamad ko? Baka tinatamad na yun mga gano. Sabi ni Iverson, Doc, sensya na po kanina sa SS. Napindot ko po agad. Hirap mag-type. Medyo na mamawis kamay. Thanks again, Doc. God bless. You're welcome. How much daw? Yun nga po, depende. Hi, Dr. Good afternoon po. Ay, baka good afternoon pa sa kanila. Good afternoon. Good afternoon po dyan. Sa inyo po ba mura? Depende po sa type ng braces. Depende din sa type ng braces, magkano. Mas pinakamurang metal braces. Oh, medyo mas mahal lang ceramic. Mas mahal lang self-ligating. Pinakamahal lang Invisalign. Shout out po sa lahat. Sabi ni Suro, thanks much again, Doc. If napasta na yung teeth, how would we know kung need na siya ipapasta again? May period po ba na parang need to redo the pasta? Kung yung pasta po may nag-recur na caries, makikita naman po yun, kaya kailangan natin ng regular check-up with the dentist. Makikita ng dentist, or minsan nakikita nyo rin, kapag yung pasta meron na siyang itim dun sa ilalim, yun yung tinatawag nating recurrent caries. Okay? Recurrent caries, minsan nangyayari siya kapag may leakage yung pasta, o kaya pinastahan, meron pa palang natirang sira dun sa loob ng ngipin. So, depende. Hindi natin malalaman. Pero, malalaman din siya sa routine x-ray. So, kailangan regular check-up talaga. Kayo din, you can check, you can buy a mouth mirror. May mga ano naman na bibili dyan na mouth mirror. You can check yung ngipin nyo na may mga pasta, kung may itim na ba, ganun. Or kapag nangingilo, yun din yung sign na kailangan nyo siyang papalitan. But I just want to say to everybody, ang pasta po, pinapalitan talaga. Hindi po siya forever. Okay? Hindi siya pang matagalang treatment. Kasi kumakain tayo eh, ginagamit natin yung mga ngipin natin. So, ang pasta, possible pa rin siya na masira. Hindi niya papalitan yung strength ng totoo nating ngipin. So, huwag niyo pong isipin na, ano ba yan, nasira yung pinastahan nito. Normal po yun. Pinapalitan po talaga yung pasta. I like that clarification, Doc, about the cleaning na hindi included ang loob ng ngipin. I met some people po kasi na nagtaka kasi may tooth caries pa rin sila kahit daw nagpa-cleaning na. Yes, Dolly. Hindi po ganun. To everybody watching tonight, iba po yung purpose ng cleaning. Ang cleaning po, nililinis lang yung gum line part ng ngipin natin. Or yung ngipin natin mismo, nililinis lang po outside the tooth. Okay, hindi yung paglinis po inside the tooth, iba na po yun. Okay, pasta na po yun or root canal treatment. Ang sira ng ngipin, kailangan inaalis. Okay, binaburr out, binubutasan yung ngipin. Ang cleaning, babasagin lang namin. Kasi ang tartar, kapag tumigas, para yung ano eh, nagiging semento sa mga likod ng ngipin natin. So, ang cleaning, binabasag namin yon para matanggal, para malinis yung gum lines nyo, hindi mamagay yung mga gilagid nyo. Iba yung kapag nasira na yung ngipin. Okay, pag may nakita na kayong itim-itim, kailangan nyo ng papastahan pag ganun. Hi, Doctor. Good afternoon po ulit. Good afternoon po dyan. Salamat sa pag-share, Doctor, ng mga kaalaman mo. Gumagawa po akong mga pusiso. Hala, hello po! Hala, technician po ata si sir or ano, dental, ano, technologist or technician. Hello po. Thank you po sa pag-appreciate. Dito po kayo sa Philippines, nagla-laboratory.
Doc, would you recommend dental implants or better yung fixed bridge? Kung may pambayad po tayo ng dental implants, mas maganda po talaga yung dental implants. Kasi yung dental implants, it will preserve the height of the bone. Ano talaga siya? It will act as our tooth. Okay? Very compatible siya sa ating bone. Medyo mahal nga lang po yung dental implants, pero maganda talaga siya. Maganda talaga siyang treatment. Tsaka compare nga sa fixed bridge, medyo bumabaho, ganun kapag hindi nalilinis. Yan. So, dental implants versus fixed bridge, dental implants po. Good eve, Doc. Your new follower. Ano ang remedy sa nangingilong ngipin during eating? Hello, Sir Romnick Alcala. So, kapag nangingilong po ang ngipin during eating, ibig sabihin, kailangan nating magpapasta. Yun lang po yun. Kailangan nating magpapasta. Or, pwede rin niya yung sinasabi ko kanina, baka exposed na yung ating roots ng ngipin. Baka bumaba yung gums, pwede din yun. Pero yun niya, kung nangingilo during eating lang, kailangan po siguro natin ipacheck. Baka kailangan natin magpapasta. Doc, panotis ng concern ko po from Rosanna Jinjin Kiamco. I've been enduring the pain in my jawline after po akong nagpabunot. Related ba yun, Doc? Jawline. Kailan po kayo nagpabunot? Tsaka ano po yung pinabunot nyo? Wisdom tooth po ba? Hello, Doc. Ask ko lang po kung may problema po ba sa dila, sa dentist. Po ba dapat magpa-check? Kasi po meron po akong parang singaw sa dila matagal na. You can have a consultation with a dentist. But kung... Paano singaw? Matagal na singaw na talaga. Can you message me po ang probinsya ng Guapa? Pwede po ba kayong mag-send ng picture ng singaw nyo sa dila? Send nyo po sa Facebook page ko, Smile with Dr. B. And then, let's see, baka alam ko kung ano problema. Dental tech po, doctor, isa po akong OFW. May channel din po ako. Paki-promote naman po. Salamat. Wow! Sana all nasa abroad. Eh, sir. It's very nice to know a dental technician here in my channel also. So, yan guys. Pa-follow. Ay, pa-subscribe naman kay Rivas09 Vlog 1. So, he's a dental tech daw. And an OFW. So, ano pong videos ang ginagawa niya, sir? Mga dental, ano po ba? Dental content din. Doong June po this year, Doc, bagang po. From that June po ba, sumasakit na siya? Or kailan lang po sumakit? Doc, ano pong recommended nyo na toothpaste for whiter teeth? Okay, I'm using Sparkle. Wow, nandito. Kasi kakagawa ko lang ng video about this one. As in, kanina lang ako nag-vlog. Siguro upload ko siya next week. So, I am an ambassador of this product. I have a contract with them. So, I'm using this since August. And I can say it's very effective. Nabibili siya sa Lazada, Shopee, and Watson's only. So, ano siya? Safer ingredients also. Of course, pag mga ganitong whitening product, it will take time for you to see the results. Okay? Pero ito kasi very safe talaga eh. Hindi siya nakakagasgas ng ngipin. And ano siya, hindi masama yung lasa niya. Ang napansin ko kasi sa ibang whitening products, iba yung lasa niya. Tsaka yung feeling na para siyang may magaspang. Kasi pag may ganun yung toothpaste na whitening product, ibig sabihin nakakagasgas ng ngipin yun. So, nakakagasgas ng ngipin, nakakanipis ng ngipin. Ito, ano naman, okay naman siya. Yun, you can try Sparkle! Good eve, Doc. May pwede po ba, pwede,
From Sheen Fernandez, may pwede pa po kayang gawin kapag may natira pong piece ng baby tooth sa tabi ng permanent tooth ko? Kasi most of the dentists I've been to, parang hindi po nila siya pinapansin. Hehe. Bakit kaya hindi nila pinapansin? Nag-x-ray ka ba, machine? Nag-x-ray ka ba? I mean, na-irritate ka ba dun sa baby tooth na yon? Kasi kung baby tooth siya, kailangan siyang tanggalin. Eh, lalo na kung nababother ka, di ba? Pero depende kasi tingnan mo si Mimea. Meron siyang misodents dito, hindi naman niya pinapabunot. From Christine, again, yung tumigas po na tartar po ba sa loob ng ngipin, maaagapan po muna ng toothbrush po para di po siya maging bulok na. Christine, kapag po may tartar, pag may bulok ng ngipin, pag may masakit, hindi po siya naaagapan ng toothbrush lang. Kailangan nyo po talaga magpapunta sa dentist. Miss Christine, huwag ka nang maghanap ng ibang solusyon. Huwag ka nang maghanap ng ibang solusyon. Magpunta ka sa dentist, yun yung kailangan mo. Tsaka ang tartar, hindi nakikita sa loob ng ngipin. Sa gum line lang. Ang tartar, yun yung yellow-yellow sa gum line na. Ipakita ko sa'yo yung picture. Ganito ang itsura ng tartar. Or nakita ko sa'yo. Ganito. Oh, ganito. Sa tingin mo ba, madadaan ng toothbrush yan? Okay. Yung ganito, kailangan yung magpalinis sa dentista. Yung sinasabi mo naman nasira sa loob ng ngipin. Yung sinasabi mo namang sira sa loob ng ngipin, which is katulad nito. Oh, yung mga ganito. Ganyan. Kailangan yung papastahan yan. Hindi po tartar ang tawag dyan. Caries. O yung sira ng ngipin. Okay, iba yung tartar, iba yung plaque sa caries or cavity. So, hindi po siya madadaan ng toothbrush. After po mga 2 or 3 weeks and until now. So, from June or mga July until now, tinitiis niyo po yung sakit, Miss Rosana. Did you go to your dentist again to tell him or her na sumasakit yung sa may jawline ninyo? Again, ano pong pin yung binunot? Hello po, Doc. Pwede po ba magpa-braces kahit may bungi side by side? From Miss Maria Cherry Lynn? Pwede po. Pwedeng-pwede pa rin. Kung wala na kayong molars, pwede pa rin. May pre-molars pa kayo. Mga dental content at buhay ng isang OFW po, Doc. Yan. Subscribe natin si Sir Rivas 09 Vlog. Tignan natin ang kanyang buhay bilang OFW. Doc, pwede ka bang bisitahin sa clinic mo para malaman ko ano ang dapat ipagawa namin ng mga kids ko sa mga root canal nila and sa tatlong bagang ko na wala ng pagkakapitan. Miss Julia Victorio, yes, you can message me po sa Facebook ko. Smile with Dr. B lang din po. So, dun po tayo mag-usap, ma'am. Para malaman nyo din po kung saan ako nag-work. Tsaka, strictly by appointment din po kasi kami. But I work here in Manila. So, message nyo lang po ako, Miss Julia. If you want to book an appointment po. Sabi ni Ms. Julia, may discount ba, Doc? Pag tatlo kami and follower mo at the same time. Sure! Depende po. Pag-usapan po natin, Ms. Julia. Pag-usapan po natin.
Naramdaman ko po yung sakit sa jawline ko malapit sa tenga kapag i-full open ko po yung bunganga ko. Okay. Jawline ang masakit. Ito po. Kahit wala akong panga, ito. Ito yung masakit. Sa ngipin ba? Sa labas ba masakit? Dito ba? Sa may tenga? Kasi kung dito sa may tenga, baka may TMJ problem po kayo. Lalo na yan, no? Pag pina-full open nyo yung bunganga nyo. Pwede pong dahil nga dun sa bunot nyo nung June. Baka possible lang po yun, mama. Hindi ko sinasabi na kasalanan ni dentist. Pero may cases po na gano'n na pwedeng naapektuhan yung jaw. Kasi syempre, pag binubunutan tayo, di ba sobrang binubuksan yung bibig natin. Baka na-force po yung panga natin nung binunutan nung June. Kailangan po nating malaman. Kailangan nyo pong ipacheck sa dentista din. Ayan, Christine! Naintindihan mo na! Oh, magpa-dentist ka na. Bigyan mo na ng time. Huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang panghinayangan. So, sabagang. Yun, Miss Rosana. What I can say is, baka TMJ problem po. Hindi sa ngipin or sa binunot sa inyo nung nakaraan. Pwedeng TMJ problem po. Thanks po watching from Dubai. Thank you po, Miss Maria Cherry Lin. And hello, everyone from Dubai. You're welcome, Miss Julia. Message na po ako, ha? Sa ano lang din, sa Facebook page ko. And of course, guys, please like my Facebook page and follow me there. Ayan. So, Miss Rosana, kailangan nyo pong ipacheck sa TMJ specialist. I think TMJ problem po. Sige, kakanta na lang ako. Wala na atang yung tanong. Gusto niyo bang kumanta ako sa next live natin? Type yes. Pinilit eh, no? Walang yes or no. Type yes lang. Hi, Miss Sheen. Hindi na po siya masakit, Doc. Nakaka-OC lang po minsan kapag nakakapa ko siya ng tangko. Advisable pa po kaya siya ipa-remove? It depends, Miss Sheen. It depends. Kasi may mga cases. I don't know if it's the same case with you. Pero may mga cases na yung permanent teeth, malapit na malapit sa baby tooth mo, baka maapektuhan yung ano, yung permanent teeth mo. So, I don't know. Again, in-x-ray ka ba? In-x-ray ba yung ngipin na yun na concern mo? Ang oily ko na, pasensya na kayo. Mandami tayong ginawa today. Hello po, watching from Australia. Hello. Hello sa mga Australia. Hello, Emma Jens in Sydney. So, ayan, madami na pala akong friends from Sydney. Pag napunta ako ng Sydney, madami na akong imi-meet. Yes, yes. Oh, ang dami nag-yes, oh. Oh, gusto niya yan. Sige, next week, kakanta ako next week. Kakanta ako habang magtatanong kayo. Okay, kayo lang yes ako. 1, 2, 3, 4. Kanta ka lang, Doc. Sa live ko, kumanta ako. Haha, kahit di marunong, good vibes lang. Sige, set natin yan. O kaya, isa-set ko ng ibang araw yung kanta-kanta kesa dito sa live consultation para hindi magulo. I'll announce it naman eh.
So, siguro gawin kong ano, gawin kong Wednesday or Thursday yung kanta-kanta. Or weekend, pwede din. Actually, pwede nga ako mag-set up ngayon eh, kaso hindi ko na-set up yung mic. Mabubulahaw ako ngayong gabi sa mga kapitbahay. Ano mga favorite songs niyo? Na x-ray na po ako before I had my braces po. Hehe, thinking na wala siyang problem since di po siya pinansin ng dentist ko before kami nag-proceed sa braces. So, hindi niyo na pag-usapan? Hindi niyo na pag-usapan yung baby tooth mo? Sige, Doc. StreamYard ka, Doc. Akyat ako. Ha? Sige. StreamYard. Actually, sir, StreamYard to. Pero nagbayad ako, kaya walang ano, walang sticker ng StreamYard. Oo. Nag-ano ako. Ginasasa natin ito para maganda ang ating live. Para na, ano, nalalabas yung mga comment shop. Maglalagay ako ng branding kasi sa taas. Doc, bali yung pamamaga po ng gums ko, halata na po siya sa pisiko. Ang ginawa ko po ay nag-toothbrush at floss at nagmumugpo ako ng Bactidol. Ano pong pwedeng inumin para hindi siya sumakit ngayong gabi po? Thanks po from Emil Da. Bakit dog ba yun, Da? Sumasakit pa rin ba siya after mo mag-toothbrush, mag-floss at magmumug ng Bactidol? Kasi kung namamaga yung pisngi mo at yung gums mo, may infection yan. Paggabi, masakit talaga yan. Lalo na pag humiga ka. Kung masakit, pag humihiga ka, kasi pag humihiga tayo at may infection, yung pressure ng flow ng blood pumupunta dun sa ngipin. So, pwede kang mag-cold compress. Kuha ka ng, ng yelo na ibalot mo sa lampin or yung, ano, yung nabibili na nilalagyan ng ice pack. So, pwede mong itapat doon sa pisngi kung saan namamaga. It can relieve the pain. Tapos kapag natulog ka, itaas mo yung ulo mo. Pwede ka matulog ng mataas talaga yung ulo. Ayun, it can help. Pero kung pwede po kayo pumunta sa dentista na bukas, pumunta na po kayo. Kasi masakit yan overnight. Diyos ko, naranasan ko yan dati, hindi ko pa inaya. Never. Pero ikaw alam mo na baby tooth yun. Baka naman hindi baby tooth yan. Baka naman di sasabihin ng dentist. Usually sinasabi ng dentist na, ay, oh, may baby tooth ka pa. Ganun. Kahit Tagalog song. Sure. Game na game tayo sa mga ganyan. Hi, Doc. Hello, Gigi Kabulakan. Wow, sana all. Sana Friday, Doc, mag-live ka para day off. Sir, yung Friday kasi talaga yun yung, ano, yun talaga yung live consultation ko. Naging Saturday lang po ngayon kasi may ginawa ako kagabi. Yes po, sabi niya. Yun, sir, pwede ka mag-cold compress, ice pack, and then elevate your head po kapag tulog. You're welcome po. Ayan, nag-request na si Ate Susan, anak niya. Terrified. Sige, sige. Watching from Leyte. Hello! Sa mga taga Leyte po, thank you. Thank you, Miss Gigi. Alam nyo, it's been a long time na itim yung buhok ko. At ang tagal-tagal na nung huli kong nagpakulay ng buhok, nung nagpagupit ako, humaba na ulit yung buhok ko, nagpagupit ako nung bago ako umuwi ng Philippines. So, nagtanong ako sa story ko kung gusto nila na
magpakulay ako ulit ng buhok at magpagupit. Kayo, anong masasabi nyo? Nasa may itsura ko nang may kulay yung buhok ko. Dati kasi ano, di ba nauso yung reban-reban before. So, lagi akong rebanded before. Ito ngayon, ito na yung buhok ko talaga. Medyo wavy siya. So, ang color ng hair ko before, laging brown. Mag-brown-brown. Brown-brown. So, pero nung graduating ako, black lang din siya eh. Pero dati may ibang color yung hair ko. Tsaka mas payat ako dati, of course. Maghanap tayo ng dati kong hair. Yung mga profile pictures natin before. Lumibangs pa ako dati. Anyway, magsagot tayo ng tanong. Tamang-tama, Doc. Lagi kitang pasyalan sa live mo pag Friday kantahan tayo. Tayo po, kasi sir, yun nga sir, Friday online consultation talaga yun. Hindi ko alam kung magiging maganda kung pagsasabayin yung kantahan sa online consultation. But we'll see. We'll see, di ba? May nagsabi po sa akin na dentist once pala, Doc, na baby tooth siya, pero wala naman siya masyadong in-advise since pasta pakay ko that day. Aw, isang dentist lang yung nagsabi. Feeling ko, Doc, this was from my childhood na hinila ng mama ko kasi maugana po. Machine, sa taas bang ipin sa baba? Pwede, kaya mo bang picturean? Tapos i-message mo ko, masasabi ko naman kung baby tooth or hindi. Para hindi ka na mabother tonight. Masasagot yung question mo tonight. Kaya mo ba picturean? Tapos send mo sa Facebook page ko. Message ha, para privately. Do, kapag po ba malaki na ang gap sa harapan ng ipin, anong pwedeng gawin? Palagi na lang po kasi natatagal ang feeling, hindi nagtatagal. So, from Emma Jens in Sydney, actually, may mga pasta naman po na nagtatagal. Depende lang po talaga. Yun nga, kasi nga, sa harap ng ipin, dahil na ikakagat natin, na ikakain natin, pwede po kayong magpa-veneers or crowns. Depende po sa inyo. Yun, di na talaga matatanggal yun. Yun, pwede po yun. Pwede din po kayong magpa-braces kung gusto ninyo para mag-close yung gap. Maganda buhok mo now, Doc. Very natural. Oh, thank you. Sige, sige. Yung iba kasi sabi nila, yes daw, magpakulay na ako ulit ng buhok. Nasaan ba yung color ng hair ko before? Payat ko dati. Hindi kayo maniniwala. Oh my gosh. Tsaka gami pa ako before. Hindi ako napipermi dati. Lagi may kulay yung buhok ko eh. O, diba? Very nene. O, may color pa yung hair ko. Pabebe pa. Pabebe pa yung mga pictures ko before. And sama ko yung brother ko. Tapos bago akong gum lifting dito sa picture na to. Kung nakikita nyo. Nakikita nyo ba? Ayan. O, iba yung hair ko dyan. Paray. Lagi akong brown hair before. Doc, may PM ako sa'yo, please. Okay, I will check that later po, okay? Taas, Doc. Ano, kaya mo mag-picture na ng gano'n? Baka may kasama ka dyan, baka pwede mo mag-picturean. Ayun nga, Shin, yun siya sabi ko, kung nababother ka, tapos nasa likod siya ng ngipin mo, eh pwede mo namang ipabunot. Basta make sure ipapa-x-ray kasi mamaya nakadikit siya dun sa permanent tooth mo. Oh, hindi, yung mga ganyan na baby tooth, mabilis lang naman mag-heal yan kung bubunutin. Thank you, Doc. Ingat po kayo lagi dyan. Thank you. Doc, pwede po ba ako magbaba ng link dito? Sige lang po. Nasa sa kanila naman po yan kung pupuntahan nila yung link.
Yung gusto nung mga friends ko mag-light brown hair na daw ako ulit. Okay. Ayan, nag-hiccup na ako. Inaanto ko na ako. Oh my gosh, 9:15 pa lang. Bianca, bakit ka inaanto? Ayan, yung mga nag-message na sa akin, it's a secolator. Bali, hindi naman maging surgical doc, no. Nalit lang kasi sa doc, kasi parang tira lang siya ng hindi yung surgical. Ano lang yun, konting ugain lang, tapos matatanggal na. Mabilis lang yun mag-heal. Promise, baka after ilang days lang healed na yun. Tsaka pag may mga ganun sa bibig, sugat or konting extraction lang, mabilis lang siyang gumaling. Wala po ang moderator. Hindi mapagbaba. Palagay na. Alam, hindi ko po alam kung paano mag-ano ng moderator dito. Nasa StreamYard po ako eh. Wala pong nakalagay na moderator. Lol Sikar, Doc, nung nagpalit ako ng toothbrush, first few tries ko po, nag-bead gums ko hanggang sa lumambot na yung braces at nasanay na yung gums. Normal lang ba yun o ibig sabihin sensitive ang gums at teeth? Kung nagbe-bleed ang gums ninyo, hindi po normal yun. Ano po yung toothbrush na binili nyo? Soft bristle po ba? I suggest na bumili kayo ng toothbrush na soft bristles ang meron. Kasi kung yung hard na toothbrush, naku, nakaka-irritate talaga ng gums yan. Sensitive ang gums natin, hindi lang sa isang tao. Lahat tayo, we have sensitive gums. Masagi lang ng konti yan, dudugo, ganun. Lalo na pag healthy yung gums natin. Or lalo na pag may gingivitis tayo, periodontitis, mabilis magdugo. Pero sige, Doc, next dentist visit ko, i-remind ko na lang din sarili ko to mention. Lagi ko rin po kasi nakakaligtaan. Thank you po, Doc. Ayun, machine, ano na lang, sulat mo, ano, i-wallpaper mo. Lagay mo, ask the dentist about my baby tooth. Ganun. You're welcome. Ay, sir. Sir, wala dito sa StreamYard. Walang lumalabas na moderator. Ang nakalagay lang, put user in timeout, tsaka block user. Yun lang. Good evening, Doc. May diastema po ako. Ano po yung magandang gawin? Salamat po, Doc. Pwede po kayong magpapasta. Ang tawag po, diastema closure. Pwede rin po kayong magpa-braces. Pwede po kayong magpa-veneers. You have a lot of options naman po kapag may diastema. Again, you can have braces. You can have veneers. Pwede nyo rin magpapasta. Ah, okay lang, Doc. Salamat. Sige po, sir. Ang konti natin ngayon, no? Anyway, okay lang yan. Hello po, Doc. Ask ko lang ano pong difference ng metal braces sa ceramic. Thanks. From Christy F. So, Miss Christy, I have a video po about different types of braces. So, doon po sa video na yon, detailed
yung differences ng kinds of bases. So you can watch it po. But to answer your question tonight, ang difference po nila ay yung material. So sa metal braces, metal brackets po ang gamit. Sa ceramic, ceramic braces. Okay, ceramic brackets yung gamit. But it functions the same. Okay. Parehas, mas mahalang yung ceramic kasi ceramic nga po yung gamit na bracket. And then, ang ceramic, the problem is kapag nabasag siya, basag na siya. Unlike metal, hindi siya nababasag. Yung ceramic nababasag. So, kapag natanggal nyo yung ceramic, basag na yun. Kailangan palitan, magbabayad kayo ulit. Pero kung how, yung purpose niya to move the teeth, same lang naman. Same lang sila. Yung material lang ang pinagkaiba. Okay. Do you still have questions? Ano ba yan? May pa super sticker na naman po si Madam. Ano to, every week? Maraming salamat. Thank you, Baba. Iba talaga. may pa super sticker na naman siya. Let's go. Every week ba yan, girl? Thank you. Thank you po sa pa-super sticker. Linggo-linggo nakakaipon ako dahil sa'yo. Thanks, Doc. Thank you po, sir. Taray talaga ni Madam, may pa $20 na naman. Galantier? Naantok. Buti na lang wala akong work bukas ng umaga. Kumanta kaya ako tonight hanggang alas 12. Kaya. Kasi inaantok na ako. Aga ko talaga inaantok. Di na talaga ako puyaters. Yung iba ano eh. Sige, kakanta na lang ako ng walang mic. Dolly, I love you, Dolly. Thanks for the support. Second question, totoo po ba na nakakapag-cause ng stains sa ngipin ang mouthwash na may content na settled pyridinium chloride? Napansin ko kasi sa whitening na ina-advertised, wala nga unlike sa iba. So honestly, I don't know this content or ingredient. So let's search for it. Settle pyridinium. Pyridinium chloride. Mouthwash.
Mouthwash. Okay. So there is a study now that it caused brown tooth stains. So may study daw that it proves that it provide brown stains. So yun lang. So it kills bacteria. Unfortunately, you can have brown stains. Pero ano naman eh. Kapag mouthwash naman, yung content naman yung ingredient na yun, for sure, hindi naman ganun kataas. So if you will have brown stain, maybe because you're using the mouthwash too much, I think. So, if you're not sure about that type of mouthwash, you can change mouthwash naman. Sobrang daming mouthwash na safe and effective naman. As long as your mouthwash has fluoride content, alcohol-free, ganyan. Pleasing dog. Sige, wait lang. Wash hands. Bakit puro wash hands? Go, dog, anta tayo. O nga. May nag-question po. Don't forget to take some rest, dog. Oo naman. Alam nyo, ayan, magkikintuhan naman na tayo ngayon kasi wala na masyadong tanong. Nung nasa Canada ako, hindi ako makatulog ng maaga talaga. I always try, pero nung bago ako umuwi, I think I had anxiety. Kasi may, nag-exam nga kasi ako doon and I didn't know what will happen next. Kasi nga, COVID, ganyan, hirap magplano. So, hindi talaga ako nakakatulog. Kung makikita niyo ako nung bagong uwi ako, burug-burug yun ako. So, I'm telling you, kung gusto niyo iwasan ng ang pimples at stress, huwag kayo magpuyat. Kasi yun talaga. Kasi ako, personally, hindi talaga ako mapimple nung ano, simula dati. Pinimple na lang ako nung college, ganyan. Sabi nila, pag lagi mo daw hinahawakan yung face mo, ganun. So, pero ngayon nakakapag-rest na ako. Maaga na ako lagi natutulog. Matagal na din po ako di nakapagpa-check up, doc. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng ngipin ko. So, Sir Romnick, kailangan nyo na po talagang magpa-check kung sumasakit na po. And ang dental check-up po, dapat po talaga every 6 months. Or at least, dapat may contact kayo with your dentist. Ganun. Yan. Nandito naman ako for everyone. So, ang problema lang, hindi ko kayo mapupuntahan. Kung kaya ko lang mag-home service, ginawa ko na. Nasa Philippines na ako, sir. I already went home last April. So, I decided to come home. I decided na mag-work muna ulit dito. At least dito, kahit na nakakatakot yung cases, something is happening in my life. So, I am learning a lot. About other people also, sa profession ko, I can study again, I can practice again. My profession that I really love, kasi I can say that I really love being a dentist. So, masaya ako dito. And then, yun na nga, kakanta na tayo. Sorry, napindot ulit. Ang alin? Ano na naman yan? Kasi naman eh. Pindot na naman eh. May clinic ka dyan, Doc? Some areas po sa Pinas. I still don't have my own clinic. Pero nag-work po ako sa clinic ng friends ko, ganyan. Kasi ang daming nagme-message din na gusto nilang magpa-dentista, hindi naman lahat taga QC, hindi naman lahat taga Manila. So, minsan, ako na yung nag-a-adjust. So, minsan sa Pasig ako, minsan sa QC, minsan
sa Manila, ganyan, San Juan, Mandaluyong. I am not employed. I am not employed with any clinic. I just work there. So we have an agreement na lang. Kasi yun nga, ang dami ko din naman dinadala sa clinic nila na pasyente. So payag naman yung mga kaibigan ko. And yun nga, ano din, one reason na din is because I am still planning. I'm still planning if I will still go abroad or magpapagawa ba ako ng clinic dito. So, depende pa. Kumanta tayo. Ano bang gusto nyo kanta? Ah, yung sticker. Salamat naman po. Stop. Thank you. Ah, ano bang kanta? Karaoke. Gusto nyo ba yung nakakaiyak? Love you. Gusto nyo ba yung nakakaiyak? And you're welcome. Thank you. Huh. Kung gusto nyong kanta. Ang braces po ba, Dok, ay kailangan pong both top and bottom po, or pwede rin naman pong top lang ang palagyan po, or depende po sa case. Tama po kayo, depende sa case, pero pwede din. Paano kung okay naman yung ngipin mo sa taas or sa baba? Yung isang arch lang yung may problem, yung isang kayo, pwede naman. Pwede yung isa lang. Ang probensya ng guwapa. Sige po, check ko po later, after po ng live. Re-replyan ko po kayo sa Facebook. Ah, dental lab kasi pinsan ko dyan. Baka pwede nung kayo magpagawa. Ano po yung dental lab nila? Can't take my eyes off of you. Ah! Gusto niya, can't take my eyes off of you, ah. Can't take my eyes off of you. Sige, habang wala pang nagtatanong, kakanta tayo. Thank you, Doktora. Sobrang helpful po ng live consultations. Thank you. Thank you for the appreciation. Maze Queen. O, diba, ito na lang naman yung pwede, Diyos ko. Once a week na nga lang to eh. Ito na lang siguro yung pwede kong gawin na in my own way, I know that I can help people. Diba? I know na, ano, parang nung nag-start kasi ako mag-vlog, dun ko na-realize talaga na ang dami ko natutulungan by simply answering questions. Diba? So, thank you. Thank you for your appreciation. I appreciate it also. Yung inyong support. Ano ba ang pwedeng Purpose Doc song, Only Love? Hala, sir, ano yung Only Love? Di ko alam yun. Tanging Mahal? Only Love. Yung Tanging Mahal, alam ko yung Only Love, hindi. Siganta na lang tayo. Sa phone na lang yung ano, yung tugtog. Hindi ko na-connect yung ano yung mic. Next time, kukonnect ko yung mic. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. I long the last love I survived. And I thank God on my life. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. That thought of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. And now, ballroom na tayo, everyone. Thank you. Thank you, Dali. Ay, nandiyan ko pa, Dali. Thank you.
Thanks po sa advice na Doc Mimi. So, thank you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. So on the lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby. Don't let me down, I pray. I love you, baby. Now that I found you, say you let me love you, baby. Let me love you. Pagod pa ako nito, ah. Charot. Sumayaw ka na dyan, ma'am. Mag-ballroom ka na. Maghanap ka na ng partner. I'll always love us right. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hello, Doc. Bakit po umiitim ang gilagid? Sasagutin muna natin yon. Bakit umiitim ang gilagid? Nagyayosi po ba? I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. So all my lonely nights, I love you, baby. Wow, galing naman ni Doc. Mabait na, maganda pa. Salamat po. May asawa na po ba kayo, Doc? Wala po. Bata pa po ako. I'm only 25. Wala po akong asawa. Hindi po. Minsan po yung pagkaitim ng gilagid natin, namamana po, nasa lahi. So, depende po. Baka may habit din kayo. Pero kung maitim po yung gilagid, may ano po ba? May fixed bridge po ba? Kailangan ko po munang makita bago ko masabi. You're most welcome, Miss Maureen. Yan ang iyong request. Paano po ito mawawala? Miss Lani, can you please send me a message po sa Facebook, in my Facebook page? Pwede niyo po bang picturean yung itsura ng gilagid niyo? Para po makita ko. O, kanta na tayo ulit. I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby. And if it's what I want, so all my lonely nights, I love you, baby. Name po ng FB, Smile with Dr. V lang din po. Ano pa ba ang ating... Ano yung command, ano yung na-request kanina? Nakalimutan ko yung request ni... Yung na-request na kanta kanina eh. Asa niya? I forgot. Ano na wala na yung kanina? May request na. May pa super sticker na naman po si... Okay. Tingnan natin ang comment. Ah, terrified. Paano ba terrified? Mamakanta ko na to before. Doc B, pwede pong pa-clarify sa ang part exactly ang gilagid? Paano i-clarify sa ang part exactly ang gilagid? So, ang yung gums. Bakit may to clarify to other people na ano ba yung gilagid? Ganon? Kung sa bagay, may point si Dolly. Baka... Ang sinasabi niyang umiitim, hindi gilagid, no? Baka nga.
Yes, oo nga, no. Hindi, Miss Lani, mag-send ka ng picture. Sure po ba kayo na umiitim yung gilagid? Hindi sa ngipin? Basta, mga ma'am, sir, ang gilagid po ay yung ating gums. Dapat po pinkish ito. Okay? Yung nakikita niya po ang ngipin ay hindi po gums yan. Ngipin po. So, kung iitim ang ngipin, ang major cause kasi ng pag-itim ng gilagid, yosi talaga eh. Parang bihira yung ano. Bihira yung nagsistain sa gums. Wala, mail tayo sa kape. Hindi naman nagsistain sa gums, ang ngipin siya nagsistain. Yes, gum line. Dapat pala meron ako dito ng ano, no? Yung tooth model para makapag-explain ako ng maayos. Bibili din tayo na yan, Dali. Wait lang. Pupunta ako ng Quiapo, bibili ako ng gamit. Ayun na, nag-i-come na. Paano ba yung terrified? You but the night. Ulit, ulit. You but the night.
yung pangpalakpak. Next time, meron na nun. Thank you, Ate Susan. Haha, need ko po ata i-familiarize ang oral anatomy in Tagalog terms, doc. Hindi naman. Kasi sa exam naman, hindi naman Tagalog eh. You don't need to, ano naman. Okay lang yan. So, yung gustong ipa-explain ni Dolly, kasi Dolly will soon to be a dentist also. Yun nga, baka minsan nalilito tayo, ano ba yung gilagid? So, ang gilagid ay, yun nga yung pinkish. Yung sa gums natin. Yan, yun yung ating gum. So, kung yung tanong kanina, kung umiitim yung gums natin, we need to know what's the cause, di ba? Ganun na ba siya dati? Ano ba, may habit ba tayo na ginagawa? Bakit siya umitim? So, same question, Doc. Especially in Canada, when you apply for a job, required pa din ba mag-study related sa profession mo? Thanks. I am not sure how to answer that question. Kasi nung pumunta ako doon, I am just a tourist. So, I was not a resident. I didn't become a resident. So, hindi ko masyadong alam. Pero, kung magsu-student visa ka, of course, it should be related to your course here in the Philippines. I guess so. Kailangan related kung mag-a-apply. I'm not sure. Pero, tingin ko po, kailangan. Kasi syempre, tatanungin, bakit ka nagpupunta ng Canada? Hindi naman yan yung work mo. Yun. Doc, mahilig po ba kayo magbasa? Ano pong ma-recommend yung librong basahin po? Di ako masyadong mahilig magbasa ng books. Parang I didn't grow up reading books. I tried before, pero hindi ko na siya napanindigan. Ang dami ko kasing ginagawa. Medyo mas bida-bida ako sa side na extracurricular activities, ganon, mga outreach program, pero I am not masyadong fan ng books. Meron ako nabasa na book about grit. I forgot the name. Yun din, hindi rin ako palatandain ng name ng author. Pero ang ganda ng book na yun. Grit by Angela Duckworth. Yun. Itong book na to. Itong book na ito. Ang ganda nito. The Power of Passion and Perseverance. Grit. Ang ganda ng word na grit. So, this book is very good for me. Binasa ko to when I was in Canada kasi nandun to sa bookshelf ng tita ko. So, yung tita ko mahilig siyang magbasa ng books. So, ito, ang ganda nito. You should read this. Ang galing. Ano ba kaya? Ako lang to. Parang kayong ta. Parang gusto ko ulit magbigay ng sticker. Kumanta eh. Pwede naman, char. Hi, Doc Bessie. So pretty. Check your email later. Bessie, I saw that you sent the email with the pink, Thank you, pink ribbon. Thank you. I will use it. Hello, madam. How's the preggy, kumare? Okay, kanta na ako ulit. Wala na pala kayong tanong. Kanta na lang tayo ulit. Say it again. May LSS na ako dyan sa Terrified. Ano pang kanta niyong gusto? Tagalog. Tagalog naman. Ano bang magandang Tagalog song? What to sing in Tagalog?
Sana may ebook po yung grit do. Kaka-title pa lang powerful. Dali, maganda talaga. Promise. Maganda siya. Parang ano, parang sinabi dun sa book na yun na if you didn't have passion and perseverance in what you're doing, you will never be successful. Yung parang, kung wala kang ganun, wala. Hindi ka magiging successful. That's why you need to, kaya yung minsan nagka-caption ako, you need to be greedy. Diba? Hindi natin siya madalas na naririnig, pero it's a very powerful word na hindi ano eh, hindi rin sinasabi nila hindi sipag, hindi tiyaga din ng ano. Parang kung grit, if you have grit, you're also happy. Yung favorite song nyo, ano yung favorite song? Oo nga, crucial in our profession, totoo. You need to be happy, and Dali, you shouldn't to be a dentist. You need to be happy in what you're doing. You need to love it. You need to want it. Diba? Hindi ka din, hindi ka sisipagin mag-work eh. Alam mo yun, hindi ka magiging, parang, ewan ko, ako kasi when I'm working, yes, nakakapagod kasi maging dentista. Pero at the end of the day, parang ano, parang wala lang. Pagod ka, pero you have that fulfilling moment or yung pakiramdam mo ay you did your job in a right way and you're happy. Ay, malapit na. Magkakaroon na naman kami ng baby sa choir. Kahit nag-aaway-aaway yung mga choir members, Lenny versus BBM. Maraming salamat, Doc. You're welcome. Ano mong favorite song ko? Sige. Papaiyakin ko kayo. Naantok na. Tanging mahal. Sige, makatay ka na maya. Ito nakakaiyak to sa mga sawi. Inaamin ko na kamali ako. Inaamin ko na saktan ko ang puso mo. Iniwan ka na walang dahilan. Sumama sa iba, hindi malang ako nagpaalam. Di malang nagpaalam. Good eve po, Doc Ganda. Pwede po bang magtanong? Kasi po, bakit kaya sumasakit yung pinasaan sa akin sa apat ng ngipin po? Isa lang naman yung sumasakit. Siguro mahigit 1 month po na pagkapasa sa kasumakit. Bakit po kaya, Doc? From Sarge Merciales. Baka po yung pinasaan sa inyo may nagli-leak. Hindi po sealed ng tama yung pagkakapasta. Pwede pong yun yung dahilan. Pwede nyo pong ipapasta ulit. Pwede nyo po siyang papalitan. Actually, the time na sumakit, pwede kayong bumalik agad sa dentista na, Dok, sumasakit yung pasta mo, nanginginyo yung pasta mo. Parang palitan ni dentist, di ba? So, yun. Pwede nyo pong papalitan. Ito ulit. Ulit. Halin ako. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang.
isa't lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan mo. Iniwan kang nag-isa at durusa. Ako sana'y patawarin na. Nabalitaan ko lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak. Lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago. Mahal mo pa rin ako. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasakta lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa. At nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa. At nagdurusa. O sana'y patawarin na. Nako, minanalo na. Love it. Thanks. Thank you, everyone. So, I will end this live already in a few minutes. Kung may tanong kayo, magtanong ako kayo ulit. Hi, Dr. Kylie, check my message po. Yes, I will check your message after this live. So, re-replyan ko po kayo later after this one. Para hindi tayo mag-overlap. Thank you. Sige, nakikita ko naman yung messages nyo. Dami nang nag-message sa akin sa Facebook. Ayan na ang messages nyo. So, check yan lahat later. Yung nakaupo lang talaga. Gusto mo yun, Majay? Nakaupo lang tayo. Madami lang tayong pinagkukunan ng hangin kahit na nagkasakit tayo. Pinapractice. Diyos ko, Mama Jay, tinry ko mag-jumping rope. Yung na-strain na-strain yung baga ako talaga. Dok, para naman akong broken-hearted nito. Naku, dali. Kapag talaga mga... Paano ba yung mga kanta ni Moira? Kahit naman hindi... Kahit na hindi ka naman broken-hearted, masasaktan ka. Diba? Ayun ka. Inaantok na yan. Kino-congratulate ko lang yung friend ko kasi mag-open na yung dental clinic niya. Doc, saan po kayo nagtapos ng dentistry? I graduated from Centro Escolar University, Manila. Thank you, Dolly. I super appreciate you. Nag-stay ka talaga. Yung tapos na yung sakit, biglang babalik. Look! Ah, Jay, may hugot. Diyos ko. Huwag na silang bumabalik kung masakit lang din ulit. Diyos ko.
Ang hihinayang ka ba? May mga ano naman ah. Meron namang mga kanta na nakakakilig. Anong kanta yung nakakakilig? Ito. Tuwan-tuwa ako sa kantang to. So, antayin natin. Last night, then we will sleep na. Baka kalayan nyo baliktad yung damit ko. Ah. Design talaga. Parang ganyan na nakabaliktad. Ganyan ang kantang to. Kung alam nyo, tunay na ligaya. Mamaya na po yung tanging mahal or sa susunod. Paalam pa tao. Diyos ko, napakasakit naman yan. Sige, wait lang. Parang hindi ko kasi masyadong kabisado yung paalam patawad eh. Pagkapansin, mag-isla ang bituin. Pagkapiling kasinta. Kahit liwanan ng buwan sa gabi, di ko na masisita. Iisa lang ang naghaharing tala sa mundo. Tanging ikaw ang liwanag ng buhay ko. Di ko pansin ang bango na aspin pagkapiling kasinta. Kahit gadagat ng buwan ang losas di matataranta. Iisa lang ang nagtataglay ng haleluya. Tanging ikaw, tanging ikaw, sinta. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw, sinta. O magahapon kahit magdamag, laging ikaw, sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Okay, yung paalam patawad na lang daw. Kasi baka gustong masakta ni Mama Je. Anong days po ang live nyo daw? Usually talaga Friday. Pero I'm planning to add another one. So, kanta-kantahan lang, ganun kantuhan. Pero pag Friday, online consultation talaga. Galing mo pala kumanta, Doc. Sarap pakinggan. Thank you. Dentista na singer pa. Thank you po. Kaya po, ano, kabisado ko ang See You Him, ang National Anthem, gano'n. Doxology ako lagi, gano'n. Ay, hindi ikaw at ako. Paalam patawad. Ano na? Sige, Mama Jay, gusto mo to, ah. Hindi ko masyadong kabisado to, ah. Kasi duet to, eh.
Hindi ko na alam to. Nahanap na sarili mo, nawala naman ako. Masisisi mo pa ba kung ako'y susuko na? Hindi ko na alam. Yan ang aking mga dahilan. Maitatanggi mo ba? Mahal na mahal kita sa aking paglayan. Kaya ikaw'y masasaktan. Hangad ko'y maintindihan. Di maintindihan. Sa tamang panahon, hindi na iiwan. Ngayong pagbibigyan muli, kayang pagbibigyan muli. Kahit anong gawin, di na mababalik ang dati. Alam, salamat, salamat. Okay, last song. Requested by Pat. Ito na yung tanging mahal. Next week na yung araw gabi. Last song na tong tanging mahal. Si gabi na rin, baka nagpapahinga na sila. 9 na lang yung ating viewers. Pampatulog lang to, guys. Sige, matulog na kayo. Okay lang naman. Thank you, Maje. Sabihin ko kaya sa'yo damdamin na itinatako paano ang aking kaibigan lihim na katotohanan na tanging mahal. Hindi mama nag-message. Sa puso ko ikaw ang tanging mahal ang gusto ko. Sabihin mo pag-ibig ko minimiti ko'y nasa kailan pa ba maririnig ito sa kung sana'y makapiling ka habang buhay aking sinta. Oh, favorite nyo. Pagtingin sa'yo'y nagbago. Pagtibong ng aking puso. Sana'y iyong malaman, ikaw lang at ikaw lamang tanging mahal. Sa puso ko ikaw lamang, sabihin mo pag-ibig ko minimiti o'y nasa kailan pa ba maririnig ito sinta kung sana'y makapiling ka habang buhay aking sinta, tanging mahal.
And I thank you. Okay? Ano, inaloko, inantok na. Okay, everyone. Thank you so much for this live consultation. Good night po. Thank you, Jerry De Monteverde. Thank you. I'll see you next week, guys. I will announce kung mas mapapaga yung live natin. Ganun. But, basta Friday naman lagi yung live consultation. So, ayan. See you next week. Good night, Majet. Love you. Good night, everybody. Good night, sweet dreams.